Yeah, we're pretty far. We're going to step up. Do you hear that? Right. Ano ang nakita nila sa loob ng tunnel? Well, kung ready ka ng panoorin ang mga kapanindig balay ibong video na nagpa-viral ngayon, ay tara! Oh, f***! Oh, hi! Emerson! Manilita! Alone on the farm. Si Tasha at ang asawa nito ay lumipat sa isang 1840s farmhouse in rural upstairs New York. Masaya nilang nire-renovate ang bagong tahanan pero di nagtagal ay nagumpisang makaranas si Tasha ng mga kakatuwang bagay at hindi may paliwanag ng mga pangyayari. Ang nakapangingilapot pa ay nangyayari lamang ito sa tuwing mag-isa siya at wala ang asawa ni Tasha sa bahay. Kaya naman ang asawa nito ay skeptical sa mga nangyayari. Isang araw ang picture frame sa bahay ay biglang nahulog sa sahig kaya kinuha nito ang cellphone at sinubukang i-record ang mga pangyayari upang patunayan sa asawa nitong may kababalaghang nangyayari nga sa old farmhouse sa tuwing wala siya. See, and you think I'm crazy. The first time I'm here by myself, there's a picture on the floor and it just... Mas naging nakapangingilabot pa ang mga nangyayari ng aso naman ito ang biglang nagkikikilos na tila ba may nakikita. Why are you running? Sa sumunod na araw habang binibidyuan ni Tasha ang aso nito para i-post sa Snapchat, ay biglang ito ang mangyayari. Look at them, destroying the living room over one toy. Silly. Nang i-post ni Tasha ang video sa Snapchat ay isang kaibigan nito ang nag-message sa kanya patungkol sa strange shadow-like figure. Nagumalaw sa pader na nasa harapan ng mga aso nito. Walang kaidea-idea si Tasha sa kung ano ang creepy shadow. Kaya naman, sinyer niya ang video sa TikTok upang makahanap ng kasagutan. Di na nga nagtagal ay nag-viral na nga ito sa TikTok. At ilan sa mga viewers nito ang nagsasabing maaaring nagising nito ang isang paranormal presence habang nire-renovate ang 180-year-old farmhouse. Isang gabi ng madaling araw ay may pumindot ng ring doorbell ng bahay nila. Chinik nito ang CCTV at ang makikita nga ni Tasha ay talagang magpapakilabot sa kanya. Isang dark shadow figure ang makikitang gumalaw at tumupo pa sa upuan. Di nagtagal ay tumayo ito at naglakad muli bago tuluyang nawala. So si Tasha kaya at ang pamilya nito ay nakalipat sa isang haunted farmhouse. Ang renovation kaya ang siyang nagpalabas ng paranormal presence sa tahanan na tahimik nang namamalagi rito. Ano sa palagay mo? Paranormal. Si Brandon na nakatirang mag-isa sa tahanan nito ay nakakaranas ng mga paranormal activity sa loob ng bahay niya. Nangangamba siyang maaaring nakapagdala siya ng paranormal entity na galing sa mga lugar na na-explore at napuntahan nito.
Nakakarinig siya ng mga disembodied voice na nag-e-echo sa bawat sulok ng bahay niya. Isang gabi ay muli na naman siyang ginambala ng mga ingay na nagmumula sa upper floor. Dito ay nagpasya siyang i-record ang mga pangyayari at ito ang makukunan niya. Wow, it's really bad right now. Okay, hold on. Jesus. Okay, hold on. Why is the tree on there? Whatever that is coming from up here. Should I attempt to go in there? Fuck. Because that was coming. All that thumping, it was coming from like right in there, in that room. Oh. Come up here for a sec, man. What the fuck? What the fuck was that? You guys, did I just hear that right? Get up here now. Okay. Okay, okay. That I'm not fucking with, bro. That I don't play around with. That I don't play around with. I don't know. Oh no. Whatever that fucking was just came down the stairs. Yo, I don't like this, bro. This door's just about to open. Guys, am I like crazy? Or was there not a voice upstairs? Habang nasa loob ng kwarto ay nabulabog si Brandon sa mga kalabog na nagmumula sa upper floor. Kaya lumabas siya upang investigahan ito. Magpagayon pa man ay hindi niya inaasahan na may magsasalitang boses na kaparehong-kapareho niya. Ayon kay Brandon ay mag-isa lamang siya sa bahay kaya agad siyang tumakbo papasok ng kwarto nito. Ito lamang ang tanging video ni Brandon patungkol sa paranormal dahil travel vlog lamang ang nilalaman ng YouTube channel niya. Naniniwala mga viewers na isa itong mimic entity na gumagambala sa kanya na may kakayahang manggaya ng boses. Either way, ano sa tingin mo, Multi? Totoo ba ito? O gawa-gawa lamang ni Brandon? Ang YouTuber na Creepy Outdoors na nag-explore at nagpapalipas ng gabi sa kabundukan ng Canada. Sinusuyod niya ang bawat sulok ng kadiliman na bumabalot sa kakawayan gamit ang flashlight at GoPro camera nito. Pero sa pagkakataong ito ay may mangyayaring hindi niya inaasahan. Isang pangyayaring ikakakilabot niya. Oh, hi. What the hell? I need to get out of here. Oh, boy. Ooh. Okay. That was f***ing creepy. I need to get out of here. Habang nilalakad nito ang madilim na kabundukan ay may narinig itong ingay kaya pinatay niya ang ilaw. Pero iba ang malalaman at matutuklasan ito nang biglang may maririnig itong mga salitang I see you. Oh, f***. Oh, hi.
Ngayon ay nangangamba siyang baka someone or something ang sinusundan at pinagmamasdan siya sa madilim na kakawian. Nagpa siya na lamang siyang mabilis na bumalik sa kinatatayuan ng tent nito at magpalipas ng gabi. Ayon pa sa explorer ay ito na ang pinaka nakakatakot na tunog na narinig niya sa kabundukan. Labis siyang nangilabot lalo na at ang kakawyan ay napakalayo sa kabiyasnan at malabong may tao rito. Nagbabakasakali na lamang siyang maaaring mula rin ito sa isang kapwa camper na maaaring pinagtripan lamang siya. Ikaw, magka-camping ka rin ba? Oh, hi. Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Ang bidyong ito ay mahigit 5 taon nang nai-upload na siya nagpapakita ng mga kalalakayang nag-explore sa isang parke. Sa paglilipot nila sa parke, nakita sila ng isang sewer tunnel. Dahil sa curiosity ay nagpas siya silang pumasok sa loob ng kanal upang makapag-explore. Lingid sa kanilang kaalaman ay makakagawa sila ng desisyong hinding-hindi nila malilimutan. Panoorin mo ang maigi. Oh man, I'm gonna cut it with them. This is gonna be annoying. Hold on. Okay, so we got pretty far. Yeah, we got pretty far. That's the engine, the exit out there. So here's the manhole cover. You can kind of see it. Here's a ladder. But yeah, we're pretty far. We're in this tent. We're going out there. Did you hear that? Right. Nang nasa kaloob-looban na si Max at kaibigan nito ay bigla silang nagtaka sa mga narinig nila. Tila ba tumatawa ito at nang bumula pa sa madilim na tunnel. Labis silang kinalabutan dahil dalawa lamang sila at wala naman silang nakikitang ibang tao sa tunnel. Dahil sa takot ay hindi na nila ito inalamba at mabilis na kumaripas ng takbo makalabas lamang. So ano o sino ang pinagmulan ng mga tawang narinig nila? Meron kayang sinister entity na nasa loob ng tunnel? Ano sa palagay mo? Aswang sa Brazil. Ito ay mula sa Brazil kung saan ang mga kalalakihang ito ay nagpunta sa isang lugar na di umano'y pinakikitaan ng isang mabangis na halimaw na kung tawagin pa sa atin ay aswang. Sinasabing ang lugar ay talagang kinatatakutan dahil sa aswang na gumagala rito at kinakain ng mga lamang, hayop at kuminsan ay umatake ng tao. Kaya naman ang bawat isa sa kanila ay nagdala ng kanya-kanyang kargata upang bumsahin ang sinasabing aswang na umatake sa lugar. Well, ito ang footage. Kisi. Show you. I'm still going to go hook enough anytime. Você tá vendo alguma coisa? Não. Nada. Mano, tem alguma coisa nessa mata, velho. Eu tô achando que não dá pra ver direito, sabe? Então, mano.
Tô achando que a tocha a gente tá se entregando onde a gente tá só e não tá adiantando é nada. Será que ele voltou lá pra cima? Ô Lucas! Habang hinahanap na nga nila ang aswang, ay naririnig na nga nila ang mga uwol nito na nagmumula sa paligid. Pero hindi pa riyan dahil ito ang mangyayari. Oh, chinubori. É na mata, velho. Alguma coisa tá co... que é isso? Alguma coisa tá correndo. Hermes. Ei. Boa noite. Sa wakas ay nakita na nga nila itong nakayuko. Pero hindi ito tumitingin sa kanila. Quem é você? Ei! Hermes, o que é isso, Hermes? Hermes! Ei, amigo! Fala comigo, velho! Hermes, é ele! Hermes! Ei, para! Para, que eu vou atirar. Hermes! Cadê? Ei! Vai, pega. Ei! Hermes, cadê Hermes? Hermes! Mano, ele tá... Hermes, cadê os Hermes? Oh, foi um. Ai, ele tá aí. Ai, meu braço, eu não consigo. Ele correu pra cá. Cara, deu um treco em mim, cara. Ai. Ele correu aí, Hermes. Sa taintim na pagsuyod nila na napakadilim na lugar ay nakita na nga nila ang aswang na nasa harapan nila. Pero ang biyagtataka nila hindi ito gumagalaw. Nang biglang unti-unti itong tumayo at tila man nangingisay pa. Nang di na nga nagtagal ay mabilis itong tumakbo palayo sa kanila. Pero ang akala nilang paglayo nito ay siya palang mas paglapit pa ng aswang sa kanila. Hey, para! Para, que eu vou atirar. Hermes! Cadê? Ei! Vai, pega. Ei! Hermes? Hermes? Mano, ele tá... By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin, mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong mano-notify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.